apat na crispy pata naman nga ni Ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid, mga kamangyan. At panigurado, ganado na naman si paring Junyo, gawa lang siya ay may pampulutan na naman. Kaya naman, for the go! Dahil nga ni Ho Changi ngayon, mga kamangyan, ay diarit pumunta nga ni Ho agad ako ng palengke para ho magtingin-tingin din ng mga aulamin. Ay kaso nga nila, ang sa sobrang dami, hindi ko na alam kung anong din ang apiliin ko, aray. Pero dahil nga ni Ho, natatakam na naman kami sa crispy pata, kako ayun na laang. O tama, pampahay blood na naman. Pero syempre, pampalubag loob kako, ay asamahan din naman ng mga gulay-gulay diyan. O naman. So syempre, din na rin ako bumili ng mga sangkap na agamitin, gawa ng mura-mura nga ni. Tapos sigurado pang fresh. Ay, sana all fresh. After ho nun, mga kamangyan, ay pumasok na rin ako sa loob ng palengke para hubilihin yung mga wala doon sa labas. Ay, di ka ho, gaya ng nasabi ko lagi, kailangan ikumpletuhin arit gawa ng pagkalayo-layo namin sa palengke, ha? Bali, apat na pirasong pata nga niyo pala yung binili ko, mga kamangyan, gawa ng hindi din naman arigay yung kalakihan. Apat na piraso para tigi-isa kami. Huy, sobrang dami. Medyo mura-mura rin ho kasi yung presyo ng pata din, parang tatlo'y dos. Huy, hindi yan kindi. Aray, yung apat na rin parang nasa 1,280. Mura-mura na ho, aray, kumpara doon sa laman mismo ng baboy o kaya naman ay doon sa belly. Aba, ayun ang tunay na nakakahiya blood at nakakaubos ng kwarta. Aba naman. Dini naman ho sa labas, na abutan ko si nanay na nagkasimula na hong magatong. Oh, grabe ang kasipagan dahil masarap ang ulam. Ay, tama yan. Gaya ho nung ginawa ko dati, mga kamangyan, kung natatandaan nyo pa, kailangan alalahanin nyo yun. Okay, so okay. Bago ko prituhin yung patay, apakuluan ko muna para manuot yung lasa sa isa't isa. Hindi ko ho alam, pero iba talaga yung lasa kapag gayon. Next naman. Ay, di ka ho, minsan lang kami makapagluto ng gayaan. Kaya minsan, kapag napag-isip-isip namin na ang ulam ay pata, abay, inasulit na talaga namin. Gawa ng matagal-tagal na ulit bago makatikim ng gayaan. Ay, direct naglagay na nga niya ako ng bawang, tapos sinunod ko aring sibuyas. Arehong 3,000 pieces na asin. Ano, bakit naman bininang? Arehong pamintang buo at saka dahon ng laurel. Ay, for the go. Ala, nakalimutan ko pa human din diyan na kailangan nga ning medyo gayat-gayat din baga yung karne para romos masarap. Ako naman, ginayat lang, sumarap na agad. Ay, di ayun at kinuha ko man din ho sa tulyas at pinaghihiwa-hiwa ko diyan. Hiniwa-hiwa ko rin ho ng gayaan, mga kamangyan, para ho madaling lutuin tapos yung lasa ay pumasok talaga doon sa loob. Oh, syala, kala mo talaga. Kung ayaw nyo ng gayaan, pwede din yung natusok-tusok na lang ang tinidor. Tapos sabi ko nga ni Udini kay paring Junyo ay kunin yung lamesa doon sa bahay kubo at dalin Udini sa may labas. Para ho kami ay makapag-gayat-gayat na gayaan, magtulungan kami lahat. Oh no, ay nito nga yung nakaraan na wiwili talaga kami na Dini magagayat at magluto sa labas ng bahay kubo. Gawa ng sobrang aliwalas. Ay talagang kapag lumakas yung hangin, ang sarap. Oh, sarap. Ay di ka ho, may mga puno-puno din eh. Ay syempre iba rin talaga yung hampas ng hangin kapag may mga puno-puno. Tapos habang nagagayat-gayat nga ni ho kami diyan, ay napapag-usapan namin yung mga plano pa namin din sa may labas ng bahay kubo. Gawa ng medyo sayang din yung space talaga. Di ka ho, dati na kikwento ko, gusto ko ay may mga halaman, may tanim na mga gulay-gulay diyan, kaso nga nila ang hindi maasikaso. Pero gaya ho na sabi nila, kapag gusto mo lang yung isang bagay, dapat paglaanan mo ng oras. Puro ba? Sakto rin ho kasi na mauwi si na kuya. O, di may mag-aintindi diyan. Hala, inutusan agad. Mahilig ho kasi yung mga yun sa halaman, mag-iintindi ng mga kung ano-ano diyan. Pati para ho, kapag magaluto kami din sa labas, dire-diret yun na hindi yung akunin pa yung lamesa doon sa loob. Magalagay palang bubong din eh. O, ay di sa sunod, kapag gusto magluto doon sa loob ng bahay kubo o kaya naman ay din sa labas, ay di madali na kahit alin doon. At balik na ho muna tayo din, mga kamangyan. Pagtingin ko nga ni ho, din sa inapakuluan ay ayos na, kaya ayan at tinawag ko nga ni ho si tatay para ho tulungan ako. Nailipat ho aring pata din ni ho sa bilao. Tapos nilagay ko muna doon sa initan para ho mas crispy mamaya kapag pinirito. Tapos syempre hindi na magatalsikan yung mantika. Gawa nang syempre wala na yung mga tubig-tubig doon dahil natuyo na. Naks naman. Tapos ang ginawa ko pala din sa pako, mga kamangyan, ay binabad ko lang ang saglit ho, din ibaga din sa pinagpakuluan noong pata. Sabi ho kasi ni paring Junyo, matagal-tagal na raw siyang hindi nakakatikim ng pako. Oh, ay shit, patitik man. Huy! Matapos ko pakuluan ay dinaglagay lang. Ako kamangyan. Kamangyan. Naglagay ako ng sibuyas, arehong bawang, paminta, arehong patis, arehong kamatis. Nagpisa na rin pala ako din ng lemon at para ho mabilis pisain. Ginit-git ko arin ng pakyub. Ay, for the go. For the go. Tapos ayan, mekos-mekos na yan ni Insan. Hoy! At para ho mas sumarap arin, mga kamangyan, kako ay alagyan ko na rin ho na rin itlog na maalat. Tapos tanda ko noon, mga kamangyan, nung unang tikim ko baga ng itlog na maalat, eh parang elementary pa ako. Hindi ko talaga nagustuhan yung lasa, gawa ng parang maiba yung amoy. Kasi maiba din nga ni ho yung lasa, gawa ng siyempre nasanay ko sa nilagang itlog. Ay. Pero habang natagal, parang nagugustuhan mo na siya. Lalo na kapag asamahan nung toyo na may kamatis, ay panalo na. Talaga namang mapapayes ay do ka. Hala, naisingit pa. After ko magayat-gayat yung itlog na maalat, ay dinilagay ko na ho din eh. Parang mamaya kapag naluto na yung pata, ay di dire-diretso na ang kain. Wow naman. After ho nun, mga kamangyan, ay di ayan at naglagay na ho ako ng mantika din sa tulyase para ho makapagprito na. Ah, talaga yung 1.5 na mantika nang ginamit di yan. Pag yan, nagkulang pa. Tapos yan, syaka ko isa-isa nang nilagay di yan yung pata. Ay, for the go. Mas masarap din ho pala rin, mga kamangyan, kapag binudburan muna ng asin bago iprito. Ay, hindi ko na nga ni ho yan nalagay
yun ang asin gawa ng kanina ko pa inahanap, hindi ko makita-kita. Aray, ah, talaga yung nanggigigil, makukurot sa huy. Kaya mga inaintay nga ni ho namin yun naman prito ka ako ay magawa naman ako ng sawsawan para naman dire-diretso na ang kain mamaya. Ay, for the go. Pagkatapos nun ng toyo, ay di sinunod ko naman hong ilagay arehong kamatis. Pagkatapos nun noon, ay arehong sibuyas. Siyempre, hindi rin mawawala din aring kalamansi juice. Naglagay na rin ako ng paminta diyan at saka ho asukal. At siyempre ho, aring sili para naman talaga may sipa. Tapos yan, mekos-mekos na yan ni Insan. Huy! Nung gaya na nga ni ho yung itsura ng pata mga kamangyan, sabi ko kay tate ay pwede na yung kunin. Gawa lang yan naman ho ay dalawang beses aprituhin. Pero kung gusto niyo ng 87 times, okay lang. Hala, sobrang dami. Tama yan, Kim. Manuot ka lang dyan. Ang kunin ni tate yan at binalad nga ni ho niya doon sa may bakod. Tama yan, taasan mo tatay. Dahil sa pagkakatanda ko yung last na nagluto tayo ng pata na kain ng aso. Ay, diyari naman ho yung pangalawang sauce. Pagkatapos ho ng suka, sinunod ko aring sibuyas. Sinunod ho aring bawang, tapos arihong bell pepper na green at saka red. Naglagay na rin ho ako diyan ng sealing green, arihong paminta, aring asin, konting tubig, at saka ho aring asukal. Ay, for the go. Medyo naiinip nga ni ho yata si tatay diyan, kaya yung mga tuyong dahon diyan, ayan at pinagtutusok noong kanyang stick. Ay, mas madali daw yan eh, kaysa walisin. Naks naman. Aray naman ng aso namin kanina pa inagising si Kim. Siguro ay nagugutom na. At bago pa nga ni ho, mainiplat ng kasama ko din, ayan, at kinuha ko na nga ni ho aring pata para ho matuloy na yung pagpiprito din eh. Ay, sabi ho ni tatay, baka magtalsikan yung mantika, kaya siya na raw ang gatuloy. Alam mo, siya raw ang pa-foil. Alam, bakit naman foil? So, ayan, tinuloy-tuloy lang namin na yung pagpiprito din, pinaliguan ng mantika hanggang sa makuha namin yung lutong na gusto namin ho din sa pata. Yung iba ho kasi, diga, masarap naman gawa ng malutong yung balat. Kaso nga nila, ang minsan yung laman, hindi naman manguya, gawa lang basta yung parang hindi mo baga malunod. So, din eh, talagang yung pati laman hanggang buto ay makakain mo. Halaka! After ilang minuto, mga kamangyan, na nakita namin na okay naman na din aring pata, ay di pinakuha ko na ho kay tatay, gawa nang hindi lang naman ho ako nagutom diyan. Ako, nagapanggap lang yan si tatay. Pero kanina pa nakulo yung sikmura niyan. Huy! Ay, nauna na nga ni ho ako maupo din, eh, talaga ako excited ng kumain. At tingnan nyo naman ho kung gaano kalutong. At syempre, arihong gulay hindi mawawala din. Naks, pampalubag loob yan. Ay, kailangan nun natin yan para naman mabubus-bubusan yung kapal ng batok din. Hala! At kapag arin yung mga kamangyan, aba, ay alam nyo na, kumuha na ho kayo ng baho diyan. At kami ho, isabayan nyo ng kumain din. Huwag na kayo mahiya, tuloy. Sabi ko nga ni ho, perfect na perfect talaga yung garneng ulam kapag may sawsawan. Alam mo yun, parang kumpleto talaga yung lasa. Wow, no, so pag wala yung sawsawan feeling ko, kulang ako kung wala ka. Hala, bakit naman kumanta? Ilang beses na nga ni ho kami nagluto ng garneng mga kamangyan at hindi ho talaga kami nag-asawa. Ay, sana all. At syempre, tuwan-tuwa na naman si paring Junyo Dian gawa ng hindi lang yan pang ulam. Ay, alam niyo na, pampulutan din niya yan mamaya. Ako, mga style niya ni paring Jun. Kaya human din kanina, ganadong-ganado yan sa pagluluto. Ay, syempre, siya din ang makikinabang yun mamaya. Ako, ay makakailang case kaya yan. At kapag magaluto rin pala kayo ng garni mga kamangyan, huwag niyo hong akalimutan tagtagin na tagtagin yung mga balahibo gawa ng may tira-tira pahuyaan kapag binili niyo sa palengke. Kahit gumamit na lang ko kayo ng blade diyan o kaya naman ay dulos. Sana bakit naman dulos? Tapos about sa pagpapakulo noong karne bago pritohin mga kamangyan. Kahit pakuluan nyo lang ng mga 2 to 3 hours. Para malambot talaga yung karne at masarap din kapag naprito na. Kapag ko kasi hindi pinakuluan, yung diretso prito na, possible na hindi man maluto yung loob. O, ay di, sayang laang. Sayang ang kwarta. Tapos nung una, mga kamangyan, akala talaga namin mahirap gumawa ng crispy pata. Kahit yung sinatata, hindi man nagaluto ng gayan. Basta parang nakikita lang namin sa mga mamahaling restaurant. Wow naman! Siyempre, hindi kami nakakabili ng gayong gawa ng abang pagkamahal-mahal ha. Tapos nung natutunan namin, abay pagkadali-dali laang naman pala. Tapos, oh, siyempre, makakatipid ka pa. Lahat kayo sa pamilya ay makakatikim. O ay ipagpalagay na isang pata, hindi kayo matagal na ng isang linggo. Hala, ang pagkatagal. Tapos mga kamangyan, kung nagadiet ho kayo, naku, wag na ho kayo magtangka na magluto ng garni. Gawa nang baka yung isang kalderong sinaing ninyo ay kulang pa. Tapos digaw kapag mga prito-prito, kaya naman ay mga inihaw. Pagalingan ho talaga sa paggawa ng sawsawan diyan, gawa nang yun yung pampagana din. Kahit sundin nyo na lang din ho yung ginawa ko, wow naman feeling. Si tatay nga ni ho, pa rin ang paalala na magtira nga na at pampulutan niya. Sabi na ay. Tapos digaw, napasarap talaga yung kain namin diyan. Alam nyo, after. Mga tulala na kami. Ayan lang, sobrang busog ay. Pagdating ko nga ni ho sa bahay, mga kamangyan, after makapagpahinga, makapaglinis ng katawan. Ay, meron nga ni Rahong dumating na package. Wala, ano to, singising? Hala, feeling! Bali, mga relo ho pala, aring mga kamangyan. At padalawang beses ko na ho aring makakatanggap. Mula ho sa Yael Time Pieces. At grabe, sobrang gaganda ho talaga ng quality. Ang gaganda ng design, as in, ang ganda pang forma. Tas digaw, dati, hindi naman ako mahilig magsusuot talaga ng relo. Pero nung nakatanggap ako ng gift mula sa kanila, sa tuwing masimba, mapunta ng bayan, o kaya naman ay may mga event, nasuot ko ho talaga yung relo nila. At sobrang gaganda talaga. Tas parang ano pala yung kompleto yung outfit mo kapag meron ka lol. Wow, lol! Kasi ilang beses nga ni ho, may nagatanong sa akin kung saan daw ako nabili ng mga relo. Kasi nga ni ho, nakikita nilang suot ko. So, syempre, nasabi ko ho talaga na sa Yael Time Pieces nga ni. Proud na proud pa ako na i-recommend sa kanila kasi hindi ako mapapahiya at maganda ang quality. Perfect din pang gift sa family, sa friends mo, sa sarili mo. Tas dati, garni din, ang dami ko din natanggap. Pinang regalo ko ho nung Pasko. Abay, tuwan-tuwa man din yung niregaluhan. Ano ba? Wala
to, wala to. Hala. At dahil marami naman nari mga kamangyan, sabi ko nga ni, ay pamigay ko na lang din yung iba ho din eh. Buti na nga nila ang din ho, at kapag nag-order ng garne, ay may kasama na paper bag. So hindi na kayo mamamroblema sa mga pambalot nyo, gayan. Marami din design na pamilian, meron din pang couple. Ay, sana all. Bali, hindi na nga ni ho ako nag-aksaya ng oras diyan, kaya ayan at nalagay ko na nga ni ho sa paper bag para maipamigay na rin. Oh, ay, alam nyo na mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ho rin video, ano? Oh, ay, hanggang dito na lang ang ating video. Talagang mamimili pa ng apagbigyan. Uy, bye-bye, love you.